Dahil sa kanyang edad, kung tawagin siya ng iba, lola. Pero ako hindi. Ang tawag ko sa kanya, ate. Alam niyo kung bakit? Sapagkat siya po ay certified single. Yes, at the age of 84, certified single. At alam po ba ninyo na si Ate Omeng ay cancer survivor? Dalawang klase, ha? Dalawang klase ng cancer ang kanyang nalampasan. Yung pagsusumba ko, malaki na itudong. Yung malakas ang aking katawan. Yung aking kalusugan, yan. Yan ang talagang hinangaan ko. Pag hindi ako nakapagsumba, mahina ang katawan ko. Pag everyday na ako nagsusumba, natatagal lang po yung 5 hours. Wala pang 80 ang edad. Mga 70, ayan, pataas. Magsumba sila dahil hindi yung pampareduce ng katawan. Ang sumba ay pampalakas ng katawan. Diyos lang ang lumalang sa atin. Diyos, sila rin ang kukuha. Ang Diyos lang din ang may karapatang kumuha. Pero nung mga kabataan kayo, nagsasayo kayo. Mahilig ba kayo? Di ba uso nun yung mga... Sa mga piyesta-piyesta. Yun, yung gusto mong sabihin, yung mga sa piyesta, di ba? Yung barkadahan namin. Oo, yung mga sayaw ng kabataan, tanda-tanda. Sa school. School. Ano yung mga klase ng sinasayaw po ninyo? Sweet? Very sweet? Hindi ba kalaniwan yung sweet lang? Oo, oh, nung araw, no? Oo. Hindi kayo nakatagpo ng dawan doon, ano? Hindi kayo na in love sa pagsasayaw? Maraming lumigaw sa akin, pero alasa isip ko yung dahil... Pag-aaral nga ang gusto niyo. Pag-aaral lang, ambisyon ko makatapos. Eh kasi, ang totoo nun ako, yung cancer survivor. Cancer ako sa ovary and then colon. Ako lang ang nakasurvive. Yung brother ko, puro sila cancer. Mga pamangkin ko, puro cancer. Namatay na lahat yon. Brother ko, isa. Ang pamangkin ko, dalawang lalaki. Last year lang namatay yung isa, colon. Yung mga last 10 years na, yung isa, colon din. Yung isa, yung babae, breast cancer. Kaya sa family namin eh, ako lang ang nakasurvive. Ako lang. Po, ganyan kalakas pa rin kayo sa kabila ng kayo nagka-cancer na pala. Eh, siguro dahil malakas ako kay Lord. Yun ang totoo nun. Kay Lord ako tumawag. So, pwedeng mabalikan, kailan po kayo na-diagnose na merong cancer? Mahigit ng 20 years. Una sa ovary cancer. Opo. Tapos, 2 years, 2 months, colon cancer naman. Ayun. Nung hindi ako pinalabas ako ng doktor sa hospital dahil stage 4 na eh. Ngayon, nung ako'y palabasin, alang inireseta sa aking gamot. Kahit na wala. Meron po bang sinabi sa inyo nung paglabas nyo, anong dapat nyong kainin para makasumbat? Tinanong ko, ako ang nagtanong mismo. Dok, ano ang bawal kong kainin o ang dapat kong kainin? Ang sagot sa akin ng doktor, wala ako kahit na pwede nyong kainin. Nagulat ako kasi nung sabihin sa akin yun, ba't kaya ako pinalabas nang wala naman akong iinumin gamot? May gamot. Wala. Hindi ako nagkikita kahit na anong klase ng gamot. Eh, nung after na ng, nung ako mga 1 year na nun, sabi ng mga pamangkin ko, ako raw, kaya i-release ng doktor sa hospital. Mamamatay na ako noong week na yon. Mga 3 days lang. Kasi stage 4 na nga. Stage 4. Kaya pala wala nang ibinabawal sa inyo. Oo, yun. Kasi pwede nyo nang kainin lahat dahil ang alam, mamamatay na kayo within the... Alam naman ako naramdaman sa normal din ang katawan ko, malakas sa bahay. Kahit na ang kainin ko, okay naman. Kasi may nabasa pamangkin ko sa news noon na sabing ganyan, huwag ka nang mag-alala, sabi ganyan. Meron ako nabasa na yung aloe vera ba? Tres aloe vera. Yung stem nun, aalisin mo lang yung tinig at saka i-slicing mo. 1 cup of water. Huwag muna akong mag-take ng water sa morning. Wala yun.
i-blender ko yon, mabula. Sasalain ko ng pino-pino. Kaya yung one cup na yon, pag ininom ko, mabula siya. Uubusin ko yon. Every morning yon. Hindi po kayo natakot sa lasa? Ano? Hindi naman. Nung una, medyo hindi ko gusto ang amoy. Mm-hmm. Para bang iba ka ang amoy noong aloe vera. Mm-hmm. Pero ang naisip ko, doon ako gagaling. Kaya hindi ako natakot na hindi ako kumana, uminom, hindi ako hinto. Kaya lang ako nahinto ngayon nagsusumba. Mm-hmm. Hindi na ako nakakainom. Mm-hmm. So, gano'n po na itutulong sa inyo yung pagsusumba nyo? Yung pagsusumba ko, malaki na itutulong. Yung malakas ang aking katawan. Yung aking kalusugan, yan. Yan ang talagang hinangaan ko. Pag hindi ako nakapagsumba, mahina ang katawan ko. Pag everyday na ako nagsusumba, natatagal lang ko yung 5 hours. Walang rest. Continuous yun. Hindi ako nag-take ng water. So ano po yung may papayo nyo sa iba pang mga katulad nyo? Ang may papayo ko sa mga katulad ko na kahit na yung wala pang 80 ang edad, mga 70, ayan, kataas, magsumba sila dahil hindi yung pampareduce ng katawan. Ang sumba ay pampalakas ng katawan, pampaganda ng kalusugan. Yan ang naramdaman ko sa katawan ko talaga. Lumalakas ang aking katawan. So yung papong ano, yung tulad po nun, nagkaroon po kayo ng karamdaman. Ano po may papayo sa may mga karamdaman na hanggang ngayon nakikipaglaban pa rin sa katawan nila? Ang maipapayo ko sa may mga karamdaman sa ngayon, huwag silang matakot na sila yung sinasabi ng doktor na wala ng pag-asa sa buhay. Diyos lang ang lumalang sa atin, Diyos, sila rin ang kukuhaan, Diyos lang din ang may karapatang kumuha. Yun. Magdasal, prayer. Number one ang prayer eh. Isang matagal na, after 10 years na. Ngayon, merong isa sa amin dyan na yung taga rito, na instructor. Ang ginawa niya, nagtayo siya rito ng Zumba. Eh, nung mabalitaan ko, kasi mahilig nga, sabi ko nga gusto kong mag-Zumba. Mahilig ako sa Zumba, yun Zumba ka ako, walang hilig sa akin. Yun ang nasabi ko. Ayun. Kaya ngayon, every morning, ang gising ko kung isan, 2. Mm-hmm. 2 to 3, kanyan. Mm-hmm. Hanggang, continuous na yun, hanggang 6 to 7. Oo. Mm-hmm. So, ano po namang oras ang tulog nyo kung 2 kayo nagigising? Nakakatulog ako ng mga 12 p.m. Mm-hmm. Kung instructor nyo, siguro mas bata sa inyo yun. Ay, hamak bata sa akin. Oh. Ano lang yun eh. 30 plus lang eh. 30 plus. Kaya yung mga step niya talagang mabibilis. Nasasabayan niyo po yun. Oo. Lalo na kanina, mm-hmm, mas mabilis yung instructor namin dahil lalaki. Iba ang lalaki eh. Mm-hmm. Ibang gumalaw yan eh. Kaya ng katawan ko, oo. Oh, yan ang gusto ko. Aramdaman yun. Pero pagkatapos po ng Zumba, yun sa mag-araw, meron ba kayong panahon, meron kayong oras para naman mag-siesta? Mag-siesta po, magpahinga, mag-relax naman. After ng breakfast ko, pagka ako may inantok ka noon, nagre-rest ako, 1 to 2 hours. Mm-hmm. Okay na yun. Basta nakapag-rest lang ako ng, basta naramdaman ko ako inaantok. Mm-hmm. Lalo pa ako yung nakakuan sa cellphone. Madali ako antok. Talagang nagsiselfon pa kayo, ano? Sa kabila sa YouTube, sa uh-huh, daily ng pamangkin ko dati. Uh-huh. Dati, yung kako, ginagawa namin lahat yan. So, kahit din nyo pa pala napapanood, ginagawa nyo na kasi? Oo, lahat mo napapanood ko. Uh-huh. Ginagawa namin. So, yung pong cellphone, ano po ang ano paborito nyong tingnan dyan sa cellphone? Sa cellphone po, ano ang paborito nyong tinitingnan dyan? Dito yung, meron dito yung nag-ano ng Zumba. Mm-hmm. Pinanonood ko, kagabi nga. Alauna, nagising pa ako sa kapag ko. Ini-enjoy niyo rin. Yung step nila, natutuwa ako. Mm-hmm. Oo, natutuwa ako. Yan ang gusto kong pinanonood. So dito po sa bahay, kayo rin po ang gumagawa lahat dito? Wala akong ginagawa rito. Oh, kasi may mga, sino po mga kasama niyo rito na? Yung dalawang pamangkin, isang babae, isang lalaki. Yung lalaki, 70 plus na yan, 76 na. Ah, pamangkin din ho. Eldest nung kapatid kong babae. Babae yung kapatid ko rito, namatay na yun. Uh-huh. 5 kami, dalawang babae, dalawang lalaki. Uh-huh. Ako na lang natitira. So yung mga kasama niyo dito,
mga pamangkin. Kasapatid sila. Opo. Kaya single din. Single. Single din. Single po kayo lahat dito, single. Sa bahay, oo. Single na lahat. Mga kabataan kayo, nagsasayo kayo. Mahilig ba kayo? Di ba uso nun yung mga... Sa mga piyesta-piyesta. Yun, yung gusto mong sabihin, yung mga sa piyesta, di ba? Yung matkadahan namin. Oo, yung mga sayaw ng kabataan, tanda-tanda. Oo. School. School. Ano yung mga klase ng sinasayaw po ninyo? Sweet? Very sweet? Hindi ba karaniwan yung sweet lang? Oo, nung araw, no? Oo. Hindi kayo nakatagpo ng dawando, ano? Hindi kayo na in love sa pagsasayaw? Maraming ano, lumigaw sa akin, pero ano, ala sa isip ko yung dahil... Pag-aaral nga ang gusto niyo. Pag-aaral lang, ambisyon ko matatapos. Mm. Aba naman ng Diyos. Self-supporting ako eh. Oo. Sampo ko. Yung parents ko, kaya hindi ako kaya pag-aaral. Sampo kayo nagtatrabaho nun? Ha? Nagtrabaho po kayo habang nag-aaral? Nananahi ako, no? Oo. Pagdating na ng time, papasok na ako, gagayak na. Oo. Pero talagang maganda pananaw niya sa buhay. Kahit yan, lagi kayo nakangiti eh. Oo. Talagang lagi kayo may pag-asa. Hindi ako nawawala ng pag-asa. Uh-huh. Kasi ang kwan ko sa buhay ko, ano man ang problema dumating sa buhay mo, may solusyon lahat yan eh. Mm. May solusyon. Hindi naman pwedeng ang tao ay walang problema. Mm. Sira naman na ulo pag wala kang problema. Di ba? Talagang kasama sa buhay yan. Lahat na yan. So, hindi nawawala.